Good morning guys, nandito po tayo ngayon sa ATV Revolution Philippines dito sa Concepcion 1 Marikina City at mag-inquire tayo mga bossing ng kanilang mga ATVs na binibenta rito. Siyempre, tama na muna tayo sa motor, dito muna tayo sa mga ATVs kasi may mga tao dyan na mahilig din sa recreational sports, outdoor activities o kaya yung mga sobrang yaman dyan. Siyempre, may mga farm, mayroong mga hacienda, bagay na bagay sa inyo to mga bossing. Kaya sa mga interesado mga boss na malaman kung magkano ang mga ATVs dito, panoorin nyo lang ang ating video for today. Para makapunta kayo rito sa ATV Revolution Philippines mga bossing, hanapin nyo lang yung Marikina Car Wash Hub na yon. Nandito sila sa kahabaan ng Katipunan Avenue, tapos katabi nila itong Gibson Shoe Factory na to. Tapos makikita nyo na kagad naka-display dito pa lang sa labas yung iba't ibang mga ATVs na kanilang binibenta. Tara mga boss, pasok tayo. Actually mga bossing, hindi nyo na kailangan mag-inquire dito. Punta lang kayo, makikita nyo na agad. Meron agad mga presyo, mga price tag. Hindi nyo na kailangan na mag-aasi sa inyo. Kaya tayo, dire-diretso lang ng pasok. Ayan, subukan na natin agad tingnan. Ito agad isang to. Ayan. Yung mga nandito mga bossing, hindi ko na isasama sa pricing yan. Bakit? Kasi meron na silang mga kamukha rito. Andito na rin silang lahat eh. Ayan o. So dito na agad tayo sa mga may presyo, diba? Pero ang cute nito, ang liit. Siguro ito yung pinakamura nila. Pero mamaya na natin tignan. Ayan. Simulan na natin agad yung may presyo. Ito yung kanilang tinatawag na ATV Revo X4. 200cc ang isang to. Ayan yung kanyang technical specification. 200cc 4-stroke, front, neutral, and reverse. Okay, so may reverse na rin to. Engine with oil-cooled system. Big gear transmission. Okay, so yun na lang yung mga very important detail nitong ating ATV na to. 145,000 yung kanyang presyo. Ayan. Tignan natin. Ayan. Ito mga bossing, ang mapapansin nyo sa kanya tulad nyan, ito yung kanyang cambio. Cambio, tapos yung kanyang brake. Ayan. Tapos nandito sa kabila, ang alam ko may mga kickstart din ang mga kagaya nito. Ito wala. May nakita ko kanina may kickstart eh. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung may kickstart. Ito kagaya nito may kickstart. Ayan. May kickstart, di ba? Okay. So yung itong isang to, wala tong kickstart. Tapos yung kanyang brakes, tingnan natin. Kanyang brakes is disc brake na rito sa harap. Disc brake. Yung kanyang nasa likod is drum. Ay, hindi, disc brake na rin pala. Pero single disc brake lang. Okay. Sa harap yung dual disc brake. Tapos andito is yung kanyang mono shock, single muffler, yung kanyang tail lights. Ayan, tapos makikita nyo meron siyang backrest. Tapos yung kanyang gulong pasok sa mudguard. Okay, so hindi nyo po problemahin sa mga farm ninyo. Kapag maputik, hindi nyo po problemahin yung talsik ng putik. May iba kasi walang mudguard eh. For example, kagaya nitong isang ta. Ayun. Walang mudguard, diba? So, kapag ganyan yung ginamit nyo sa farm, medyo expect nyo na maliligo kayo sa putik. Okay? Then next dito, ito yung nakita kong pinakamahal nila. Yung UTV side. Side by side 200cc 230,000, 4x2 siya, automatic transmission, front, neutral, and rear din. Okay, 10 inches alloy mag wheels. Ang ganda ng mugs niya oh. Tapos meron siyang roof. Ito yung pinakamagandang ginagamit kapag ka sa mga ano eh, sa mga off-road, sa mga farm. Yan. Diba? Sa mga maputik. Gandang gamitin ito. Ang presyo niya is 230,000 guys. Sige natin. Okay, so naka-disc brake na rin yung kanyang front. Yung rear niya. Paano ba natin makikita? Ang ganda ng upuan niya. Para sa dalawang tao, merong handbrake, tapos foot brake, and then accelerator. Tapos ito yung kanyang cambio. O, diba? Parang ka lang nakasakotche nito. Tapos ito, hawakan ng pasahero mo. May mga switches na rin dito. Lights.
4 ng isang to. This one is for hazard. Ito yung kanya ignition. Ayan, nung inon ko, wait lang. Nung inon ko, gumana na yung kanyang gauge. Okay. Tapos, ayan. Ito yung signal light siguro to. Ayan oh. Signal light. Okay, headlight. Okay. Ayan, so nakailam na ako, diba? Yung salamin niya, acrylic lang to. Okay. Tapos, pwede nyo lagyan ng, hindi ko alam kung natawag dito, net. Protective net. Tapos ang ganyan, ganda ng kanyang upuan. Tapos dito, lagayan nyo ng gamit siguro or whatever. Then yung kanyang gas tank. Gas tank. Paano babuksan to? Nakalak ata. Mukha nakalak nga, okay? Tapos yung kanyang rear. Nandito yung kanyang makina. Ayan. Dual shock. Isa rito, isa sa kabila. Tapos ang kanyang brakes is... yun. Single disc brake. Ayan, 200cc ang isang ito. Liquid cooled na ba to? Wait lang. Hinahanap ko kung may radiator siya eh. And... hindi ko makita. Nakaharangan. Tignan na natin sa specs kung liquid cooled nga siya. Wala. Wala nakalagay. And wala rin naman ako nakikitang radiator. So mukhang oil cooled lang ang isang to. Oil cooled. 200cc. Ayan. So ito, the ATV Revo Sports 200cc. Kanyang price is 140,000. Specs 4x2, 4 stroke. Automatic front, neutral, and rear also. Okay, ito yung yun, yung isang yun. Pagpasok ko kanina, yun yung pinaka nakakot ng attention kung ganda niya kasi. Nakikita nyo, naka-dual muffler siya sa likod. Ayan. Tapos, ang kanyang brakes is disc brake na rin. Ayan. Tapos mapapansin nyo pala sa mga gantong ATVs, karamihan mga bossing, yung kanilang accelerator, ito kasi throttle grip yung kanyang accelerator. Yung ibang ATVs kasi na parang yung sa ano, sa choke cable. Wait lang, maghahanap tayo ng ganun. Eto, alam ko nakita ko yun eh. Eto to, yung kanyang throttle grip, hindi yan natatwist. So hindi yan yung accelerator niya. Ang accelerator niya eto. Okay, so mamaya na tayo dyan. Tignan muna natin tong isang to. Ito, 140,000 mga bossing. Pinakita ko na ba? 140,000. Ayan. Siya nga pala mga bossing, nakakatatlong units na tayo. Yung mga presyo daw nila rito, kapag cash nyo yung binili, may discount pa daw yan. May bawas. Negotiable pa daw po yan. Yung presyo na yan na nakikita ninyo is ano to. Kapag ka-installment, tinatanggap kasi sila rito ng credit card. Ayan, pero pag cash, negotiable pa naman daw po yung mga yan. Okay? Ayan. So, ito ngayon yung isang ATV na may Kickstarter. Kickstart. Ayan. Tapos, naka-dual muffler na siya. Dual muffler. Tapos, dito is rear disc brake din. Naka-monoshock. And then, laki ng tire. Laki ng size ng tire niya. Mas malaki pa yung tire nito kaysa rito. Dito sa isang pa. Ayan. Tapos, ito yung kanyang shifter again. Dipstick. And then, syempre, oil cooled lang din ang isang to. Wala ako nakikitang radiator. So, oil cooled lang din to. Ito naman yung kinatawag nila na ATV fully loaded. 150cc ang isang to. Revo X1. 120,000. Tingnan natin. 120,000. Same front, neutral, and rear reverse or... and then, fully automatic transmission. Yan. Same din. Ayan. Tapos ang ganda ng kanyang gauge. O, diba? Switches. Tapos eto, yung katulad ng sinasabi ko kanina, yung kanyang accelerator is not the throttle grip. Lever siya. Lever, kagaya ng mga lever ng choke. Ayan, ganyan. Dito kayo mag-accelerate, hindi dito. Okay? Tapos, brakes niya is
single disc brake din. Okay, naka monoshock rin to. And then front is disc brake na rin, pareho. 130,000. Meron siyang kamukha, ito. Ang kaibahan lang nila kanina is the headlight. Doon walang headlight. Yung gauge magkaiba rin. Tapos yung laki ng tire. Ah, hindi. Magkapareho sila ng laki ng tire. Pero ito kasi, ganyan yung itsura ng kanyang rim. Merong cover. Ito wala. So, mas mahal to ng 10,000 pesos. Pero pagdating sa makina, this is 140,000 pala to. Mas mahal pala to ng 20,000. Ano ba talaga ang presyo niya? Dalawa tinignan ko. Wait lang guys, nalilito ako. Tama ba? Pareho naman, di ba? Dali. Hindi magkaiba, 150cc eh. Ah, 150cc. Oh, sorry na, galit ka naman agad eh. Meron palang dalawang klase guys. Mali kasi ako ng tingin. Ito is the 150cc. Same design, pero magkaiba siguro ng engine. Engine lang ang pinagkaiba. Kung gusto niyo yung 200cc, 130,000. Kung gusto niyo yung 150cc, 120,000. Kaya ako nasabi kanina na pareho sila kasi nga nakita ko 200cc pareho. Ito pala yung nakita ko kanina. Okay, so 10,000 difference. Ang pinagkaiba lang is the yung gauge, yung headlight magkaiba, tapos yung kanyang anong tawag dito? Hindi ko alam kung anong tawag yan, yung kanyang bumper. Yung headlight niya pareho. Ay hindi. Yung headlight niya merong ano eh, oh. Hindi ko alam kung driving light ito. LED yan eh. Okay. Tapos, ano pa pinagkaiba nila? Back seat. Pareho naman may backrest eh. Okay. So, 200cc. Ito ano to? Ah, full type na ano naman to. Full type na starter. Hinihila guys. Itong isang to. Yung iba kasi, kickstart. Ayan. Tapos, ang ganda ng kanyang gauge oh. Diba? Try natin i-on. Ang ganda ng gauge niya, 'di ba? Ganda. 'Di ba? Okay, ano maganda? Parang mata. Parang mata ng transformer yung kanyang ilaw. Ang presyo nito mga bossing is 140,000 for 200cc. Okay, so yun naman is 130 for 200cc, 120 for 150cc. Ito naman guys, yung kanilang pinakamaliit tapos yung pinakamura nila, yung pinaka-budget friendly nila na ATV. This is the ATV Revo Sports 110cc. Cash price niya is 60,000. For stroke, front, neutral, and reverse din siya. Ayan. 60,000 pesos. Ayan. Yung shifter niya ganito. Parang sa motor. Ayan. Okay. 110cc. Disc brake na rin siya guys. And guys, so maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga interesadong bumili ng ATVs dito sa ATV Revolution Philippines, mga boss, follow nyo na lang po yung kanilang Facebook page. Pwede kayong mag-inquire doon. At kahit saan po kayo sa Pilipinas, is pwede kayong mag-order, magpa-deliver. Yun nga lang, syempre may shipping fee. With regards to shipping fee mga boss, hindi ko naman didetalye kasi iba-iba daw po ang shipping fee, depende sa lugar na pagdi-deliveran. Pwede kasi lang mag-deliver Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, so inquire na lang po kayo para sa mga interesadong bumili. Salamat po sa inyong panonood mga boss. Kita-kita tayo next video.